Hi guys, welcome po sa ating mini vlog. For today's video mga mi ay linggo nga at day off nga ng Mama Winnie. So syempre dahil wala na rin naman akong katuwang at wala na rin akong maaasahan, kaya ako na lang talaga yung maglalaba kada linggo. Lingguhan na nga pala ako naglalaba mga mi, kasi ngayon lang yung oras ko para masikaso yung mga pinaghubaran naming damit sa araw-araw. At linggo nga ako, may oras lang para maglaba. Wala na nga akong katuwang sa ngayon maglaba at mag-alaga kay JJ, dahil nga yung ate niya sa hindi inaasahan ay yun nga ay nag-asawa ng maaga. Masakit man sa amin, kaya yun, hinayaan na lang namin siya na mag-asawa siya ng ano, or doon na lang siya muna sa ngayon sa mama niya. Hindi ko rin gaano ma-open kung ano yung problema namin sa ngayon, dahil maraming ang mga problemang dumating mga mi. This month talaga mga mi, napakadami talagang problemang dumating. Sana nga'y kayanin nga namin tumag-asawa. At habang nga'y nakasalang ako at nais ko na yung aming labahan, ay nagugas na muna ako ng mga pinggan. Dahil nga'y kagabi hindi na ako naghugas, dahil pagod na nga ako dahil galing pa ako ng trabaho. Kaya ngayon lang umaga pagising ko, saka ako lang nasikaso yung mga pinggan. Tambak-tambak nga naman. Pero syempre, dahil wala naman ng ibang kumilos o kikilos, ako na lang talaga yung maghuhugas. Dahil si Daddy Richard nga ay may trangkaso din at masamang pakiramdam. Di ko nga maasahan dito sa paghuhugas ng pinggan. Mahirap man, pero kailangan pa rin nating kayanin ang lahat ng darating sa ating buhay. So ngayon nga mga mi, hindi ko rin na-open sa inyo. May patay nga kami, namatay nga po yung aking pamangkin. Sobrang sakit po mawala ng mahal sa buhay, pero kailangan nating tanggapin kung hanggang doon na lang tayo. Pagkatapos ko naman maghugas ng pinggan, ayun nga ipaliliguan ko yung aming aso na si Coco. Kasi si Coco mga mi, tumatabi sa amin yan matulog. Yung asong yan kasi parang baby yan or parang bata talaga siya. Hindi nga yan natutulog dito sa baba pag siya lang mag-isa. Dahil nga wala na yun si Ate Rica at nasa nanay niya na. Nag-iisa lang siya sa baba pero ayaw niya matulog mag-isa. Napakahirap nga pala paliguan ng asong to mga mi, dahil nangangalmot at malikot nga siya paliguan. Pero kailangan ko pa rin siyang paliguan kasi nga ang aso ay nag-iiba talaga ang amoy nila pag hindi sila napapaliguan. Twice a week ko nga pala pinapaliguan tong aming aso mga mi. Kasi hindi pwede silang everyday paliguan dahil magkakasakit din yung mga shih tzu. Shih tzu nga pala yung aming aso, pero yung nanay neto is chihuahua. Napakahirap nga naman neto paliguan, pero pinagtsatsagaan ko dahil wala namang ibang magpapaligo dito kundi ako lang or si Daddy Richard. Kahit napakalikot niya naman paliguan, pagkatapos nga naman yung paliguan ay nakakatuwa naman talaga. Dahil itong aso nga to ay parang baby din. Kailangan din natin alagaan. Dahil kasi yung mga ganitong klaseng aso, hindi naman kasi ito katulad ng mga asong askal, mga mi, diba? So kailangan natin sila ding alagaan. So yung natapos ko ng paliguan yung aming aso, inayos ko naman yung mga gamit ni Bunso dahil malapit na nga ang pasukan. Ipiplex ko pala sa inyo yung mga bigay dito sa amin sa Valenzuela. Kada pasukan nga ay nagbibigay nga yung aming mayor ng mga gamit sa school at kompleto na nga ang mga gamit na binibigay nila. Mula nga sa bag, lagayan ng tubig, baunan, pencil case, crayola at mga lapis ay kompleto nga. Pero kahit may bigay kasi mga mi, hindi rin ako totally umaasa sa bigay. Dahil yung aking anak ay maarte nga naman ito. Gusto nga naman niya yung bag na Spider-Man, kaya binilan ko pa rin kahit may libreng bigay. So binilan ko nga siya ng Spider-Man na bag at yung pencil case niya rin na Spider-Man. Ang hirap nga naman itong pakisamahan tong batang ito dahil nga ibugnutin nga itong aking bunso. So kailangan ko ngang bilhin yung gusto niya dahil baka nga na may tama rin pumasok. Char. Nilipat ko nga lang yung mga bigay dito sa amin kada pasukan dun sa bagong bag ni Bunso dahil ayaw nga niya gamitin yung bag na bigay. So ayun, nilipat ko na lang siya doon. So yun nga, natapos na ako mag-ayos ng mga gamit ni Bunso ay nagsampay naman na ako mga mi. Tapos na nga pala ako maglaba, hindi naman masyadong marami yung labahin ko ngayon dahil tatlo na nga lang kami dito sa bahay. So yun nga, kailangan pa rin nating gawin o
asikasuhin yung ating mga anak kahit nga may trabaho si Mama Winnie nyo. Kailangan ko pa rin kumilos dahil wala naman akong maaasahan dito sa bahay. Kaya nga ngayong Linggo, imbis matutulog sana ako maghapon, pero naisipan ko nga naman ay may gawain pa pala ako at may labahan ngang naghihintay kay Mama Winnie nyo. Sa hirap talaga kasi ng buhay ngayon mga mi, kulang na kulang talaga yung sahod ng ating mga asawa. Kaya kailangan pa rin nating magsipag o tulungan sila maghanap buhay kung kaya naman natin. So yun lang guys ang ating vlog. Bye!